Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1871, pagkatalo. Nagsimulang lumipad si Wang Xiao patungo sa maliit na mundong kinaroroonan ni Ling Fang. Agad niyang sinira ang selyo at pumasok. Binantayan ng mga tao mula sa limang maimpluwensyang grupo ang pasukan. Nang makita nila si Wang Xiao, natulala sila. May nagsabi, "Master, tinatakan namin ang lugar dahil nagsimula na ang mga laban. Tumalabag ka sa mga patakaran kaya nilalabag ng Great Imperial Song City ang mga patakaran." Nang sabihin niya iyon, ang iba ay tumingin sa mga bantay ng Great Imperial Song City. "Ministro Wang Xiao, talaga, iyon ang mga patakaran. Sa panahon ng labanan, walang maaaring pumunta rito at mang-istorbo sa kanila." Sabi ng malakas na cultivator mula sa Great Imperial Song City habang magalang na yumuko. "Pumunta lang ako para manood. Hindi ako sasali," sabi ni Wang Xiao. Bigla siyang lumipad muli, hindi pinapansin ng lahat. Walang nang ahas na pigilan siya. Ang mga mata ng ibang tao ay kumikinang. Ang lalaking ito mula sa Great Imperial Song City ay napakalakas, ngunit hindi sila kumbinsido na hindi siya sasali. Kung hindi, ang malalakas na cultivator ng ibang mga grupo ay magkakapit-bisig at sasalakayin siya ng sama-sama. Napakabilis, natagpuan ni Wang Xiao ang isang palasyo. Ang palasyong iyon ay ang lugar na binabantayan ni Ministro Kalasutra at ng iba pa. Naramdaman ni Ministro Kalasutra ang isang malakas na chi na papalapit at bumangon sa hangin. Nang makita niya si Wang Xiao, nagulat siya at tumingin sa kanya ng kakaiba. "Wang Xiao, anong ginagawa mo dito?" tanong niya. "Pumunta rito ang aking anak na kasama mo upang sakupin ang teritoryong ito, at ngayon ay patay na siya. Isa kang ministro at nakakagulat na tinatanong mo ako kung ano ang ginagawa ko dito." Malamig na tugon ni Wang Xiao, na nakatitig kay Ministro Kalasutra. Galit na galit siya. Patay na si Wang Zuo. Namangha si Ministro Kalasutra, hindi siya makapaniwala. Alam niya kung gaano kalakas si Wang Zuo. Siya ay napakalakas at napakatalino. Marami rin siyang mahalagang kayamanan. Hindi magiging madali ang pagpatay sa kanya. Hindi mo man lang alam. Galit na sigaw ni Wang Xiao. Ang malalakas na ilaw ay kumikinang sa kanyang mga mata. Nang makita ni Ministro Kalasutra ang ekspresyon ni Wang Xiao, sumimangot siya at sinabi, "Wang Xiao, labis akong nalulungkot at nalulungkot sa pagkawala mo. Si Wang Zuo ay isang tunay na henyo. Ngunit ang digmaan ay digmaan. Nasa isang teritoryo tayo na sinusubukan nating sakupin. Ang kamatayan ay hindi maiiwasan. Aking anak na lalaki." Sigaw ni Wang Xiao, sumabog sa galit. Ang boses niya ay may dalang explosive energies na nagpaikot sa langit. "Ang mga kabataang lalaki ng Great Imperial Song City ay mamamatay dito. Walang makakatiyak na hindi sila mamamatay. Ang iyong anak na lalaki, si Wang Zuo, ay pumunta rito upang sakupin ang teritoryo. Sino ang makatitiyak na hindi siya mamamatay? Masyado lang siyang mahina. Paano mo masisisi ang sinuman?" Sabi ni Ministro Kalasutra, na nagagalit ngayon. Hindi na siya magalang, at malamig ang tono ng pananalita niya. "Ang impyerno ay isang malupit na lugar, walang sinuman ang makakagarantiya ng kaligtasan ng sinuman. Kung gusto mong makasigurado na hindi mamamatay ang iyong anak, bakit mo siya pinapraktis ng cultivation?" Malamig na pigil ni Ministro Kalasutra. "Wang Xiao, ikaw ay isang ministro. Ikaw din ang namamahala sa mga digmaan upang masakop ang mga teritoryo. Ngayon, umalis ka na. Hindi ka pwedeng makisali dito." Kalasutra. Pinandilatan ni Wang Xiao ang ministro na may pagpatay sa kanyang mga mata. "Asar. Kung mayroon kang irereklamo, pumunta sa Great Emperor Song para isumbong ako." Binaril pabalik si Ministro Kalasutra. Hindi siya mahina. Malakas siya at agresibo, biglang nagdilim ang paligid. "Napakagaling, Kalasutra." Malamig na sabi ni Wang Xiao. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis, na nagsasabi sa kanyang balikat. "Paglabas mo, kung hindi mo pa nasakop ang lugar na ito, pupunta ako at hahanapin ka." Walang pakialam si Ministro Kalasutra sa sinabi ni Wang Xiao. Kahit na si Wang Xiao ay isang inapo ng Great Emperor Song, may mga patakaran. Ang Great Emperor Song ay isa sa mga hari ng Ten Yama Courts. Maraming ministro ang nasa ilalim ng kanyang utos. Hindi niya magawang magalit dahil namatay na ang ilang miyembro ng kanyang pamilya. Ang mundo ng paglilinang ay tungkol sa buhay at kamatayan, lakas at kahinaan. Kahit na ang pinakamalakas na cultivator sa mundo ay maaaring mamatay kung minsan. Si Wang Zuo ay patay na, nakakagulat. Bulong ni Ministro Kalasutra, nagulat din siya. Si Wang Zuo ay napakalakas at nakakapagtaka, may nagawa pa rin pumatay sa kanya. Hindi nakakagulat na galit si Ministro Wang Xiao. Sino ang pumatay kay Wang Zuo? Sa di kalayuan, may ilang taong dumating. Sa kanila, mayroong dalawang magagandang babae. Sina Qing Qing at Qin Yao. "Tatay, sino ang nangahas na kumilos ng mayabang?" tanong ni Qin Yao kay Ministro Kalasutra. Madali niyang narinig ang dalawang napakalakas na boses. "Wang Xiao, si Wang Zuo ay pinatay. Siya ay dumating upang humingi ng mga paliwanag." Sabi ni Ministro Kalasutra nang walang pag-aalinlangan. Si Qin Yao at Qing Qing ay namangha. "Napatay si Wang Zuo. Anong problema mo?" tanong ni Ministro Kalasutra sa dalawang babae. "Natalo kami sa mababang antas ng labanan ng mga emperador ng impyerno. Nakipag-alyansa ang mga kaaway sa mga lokal na tao.
Kabilang sa kanila ay may ilang nakakatakot na malalakas na medium level na Hell Emperors. At hindi ito binibilang bilang isang paglabag sa mga patakaran, dahil ang mga taong iyon ay hindi kabilang sa anumang uri ng makapangyarihang grupo. Kung inatake tayo ng mga lokal na tao, masasabi nilang ginawa nila ito ng kusa. Ang sarili nilang mga medium level na Hell Emperors ay hindi nasangkot, malinaw naman. Malungkot na sabi ni Qin Yao. Ang kanilang mga kalaban ay malinaw na nagtakda ng mga patakaran upang umangkop sa kanilang sarili. Napatay na rin si Wang Zuo, kaya dapat na mawala din ang digmaan ng mga medium level na Hell Emperors. Sabi ni Qing Qing, kumikinang ang kanyang mga mata. Nalungkot din siya. Si Wang Zuo ay talagang malakas para sa isang medium level na Hell Emperor. Isa siya sa pinakamalakas nilang asset, isang malaking kawalan. Siguradong natalo sila sa digmaan. Nagtataka siya kung kumusta na si Lin Feng. Talaga, medyo posible. Naunang natalo ang mga high-level Hell Emperors, kaya baka natalo talaga tayo. Malungkot na buntong hininga ni Ministro Kala Sutra. Nakita na niya ang labanan ng mga high-level na Hell Emperors, mabilis silang nawasak. Napakakaunting mga tao ang nanatiling buhay. Handa na ang ating mga kalaban. Ang pagkatalo ay hindi isang sorpresa. Pagmamasid ni Qin Yao. Tama, lahat sila ay may pakanalaban sa atin at magkapit kamay. Ngayon, manood na lang tayo at huwag na tayong mag-away. Maaari nating hintayin ang pagtatapos ng digmaan. Makikita natin kung makakalaban ulit tayo sa isang punto. Pero kung hindi, pwede tayong sumuko. Sabi ng iba. Parehong tumanggo sina Qing Qing at Qin Yao, inis. Isa itong trahedya para sa Great Imperial Song City. Paunti ng paunti ang mga tao sa lahat ng larangan ng digmaan. Gayunpaman, ang mga labanan ay mas at mas namamatay. Gayunpaman, ang lahat ng iyon ay tila walang kinalaman kay Lin Feng. Noong mga araw na iyon, lumakad siya sa mga bundok, pumunta siya sa mga nayon at lungsod. Nakita niya ang maraming tao, ang ilan ay maswerte, ang iba sa kanila ay naghihirap. Ang ilan ay nahaharap sa kamatayan, ang ilan ay nabuhay. Nakalimutan ni Lin Feng ang kanyang sarili, pinamunuan niya ang kanyang buhay bilang isang ordinaryong tao at pinagmasdan ang paglipas ng buhay. Makalipas ang isang buwan, si Lin Feng ay parang isang taong nagdusa ng husto sa buhay. Punit-punit ang kanyang damit, mukha siyang pagod at tahimik, parang ordinaryong tao. Humiga siya sa damuhan, naglagay ng straw sa bibig at kinagat ito. Mabagal na lumipas ang oras habang nakatingin siya sa asul na langit. Matapos maunawaan ang landas ng buhay at kamatayan, naunawaan ni Lin Feng na hindi niya kayang magsanay ng husto sa kultibasyon sa lahat ng oras. Hindi rin niya kayang pumatay ng mga tao nang walang tigil. Minsan, mahalagang magpahinga at bumalik sa kalikasan. Ang mundo ay maganda, at iyon mismo ay kapakipakinabang. Gayunpaman, sa mundo ng paglilinang, imposibleng manatiling kalmado at tahimik sa lahat ng oras. Sa sandaling iyon, isang malakas na hiblan ng chi ang lumitaw sa kalangitan at pinahirapan ang buong rehiyon. Tumangala si Lin Feng sa enerhiya. Ilang makapangyarihang ilaw ang lumitaw sa kalangitan, at isang puting kidlat ang bumaba mula sa langit. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip nang may lumapag sa tabi ni Lin Feng. Tiningnan siya ni Lin Feng nang walang pag-aalinlangan at sinabi, "Bulag ka, ngunit napakadali mong mahahanap ang mga tao." Hinahanap siya ni Jian Mang kahit saan at madali. Nagsisimula na, nagtitipon ang lahat. Tara na. Sabi ni Jian Mang, siya ay mahusay at hindi nag-aksaya ng oras. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1872, dalawang tao. Nagtipon ang mga puwersa. Ang limang dakilang emperador ng impyerno ay tumingin sa pulutong mula sa langit. Gayunpaman, ang bilang ng mga tao sa limang grupo ay hindi homogeneous. Halimbawa, tila halos walang natira mula sa Great Imperial Song City at Taishan City. Si Ministro Aptala ay mukhang kalmado at mapayapa kahit nakakaunti na lang ang natitira mula sa Great Imperial Song City. Ang digmaan ay tungkol din sa kamatayan. Ang mga labanan upang masakop ang mga teritoryo ay maaari lamang maging malupit. Ang pinakamalakas ay nakaligtas, ang pinakamahina ay namatay. Iyon ang tadhana nila at wala siyang magawa. Sino ang nakipagkamay para patayin ang aking mga tao? Hinihingi ng Hell Great Emperor ng Taishan City. Natalo na sila. Gusto niyang malaman kung sino ang pumatay sa kanilang mga tao. Kung ikaw yan, sabihin mo lang. Sigaw ng isang subordinate ng dakilang emperador ng Taishan Hell. Wala kaming ginawa. Sagot ng malakas na cultivator ng Chujiang City na walang pakialam. Nanatiling tahimik ang iba. Sumimangot ang malakas na cultivator ng Taishan City. Kakaiba, paanong nawala ang kanyang mga mandirigma ng ganoon na lang? Maraming malalakas na cultivator ang pumunta rito. Ang Chujiang City ay nawala ng pinakamababang bilang ng mga tao. Nanalo sila. Sabi ng mataas na antas ng Hell Emperor ng Qingguang City. Tila nanalo sila sa labanan ng matataas na antas ng mga emperador ng impyerno. Sumasang-ayon ako. Sabi ng Hell Great Emperor ng Taishan City na walang pakialam. Tuluyan nilang binaliwala ang Great Imperial Song City, na wala nang natitira. Pagkatapos, tumingin sila sa Hell Great Emperor ng Pingding City. Sumasang-ayon din ako. Sabi ng Hell Great Emperor ng Pingding City. Ang malakas na cultivator ng Chujiang City ay ngumiti. Kaya nanalo kami. Malaki.
Gayunpaman, sa sandaling iyon, dalawang tao ang dumating sa isang kislap ng liwanag. Tumingon ang karamihan at nakita ang isang bulag na lalaki at isang mababang antas na emperador. Tumangging sumuko ang Great Imperial Song City. Sabi ng bulag, ang mga tao ay namangha. Ang dalawang taong ito, kakaibang tiningnan ni Ministro Aptala sina Jian Mang at Lin Fang. May mga mahiwagang bagay na nangyari minsan. Sina Jian Mang at Lin Fang ay parehong nanalo ng 100 tagumpay sa parehong oras sa lungsod, tinalo din nila ang 9 na iba pang mga kampiyon, at ngayon ay magkasama sila. Sila ang huling nakaligtas sa Great Imperial Song City. Lin Fang, nasaan ang iba? Tanong ni Ministro Aptala kay Lin Fang. Lahat ng ibang grupo ay nagplano na laban sa amin, kaya pagdating namin, inatake sila. Gayunpaman, nagpa siya akong umalis bago iyon, kaya hindi ko sila nakita. Tapos, nabangga ko si Jian Mang. Ewan ko sa iba. Mahina hong sabi ni Lin Fang. Tumanggo si Ministro Aptala. Ang mga digmaan ay malupit. Ang Great Imperial Song City ay nawala ng maraming tao. Ministro Aptala, tinatanggap ba ng Great Imperial Song City ang resulta o hindi? Tanong ng malakas na cultivator ng Chujiang City na malamig na nakangiti. Hindi sumagot si Ministro Aptala. Tumingin siya kina Lin Fang at Jian Mang. Alam niyang hindi kapani-paniwalang mga mandirigma ang mga ito. Gayunpaman, napakaraming tao pa rin ang Chujiang City at si Lin Fang ay naging isang medium level na Hell Emperor. Tanging si Jian Mang lamang ang madaling makatalo sa iba pang medium level na Hell Emperors. Hindi kami. Sabi ni Jian Mang. Kung hindi, kailangan mong lumaban hanggang kamatayan. Sigurado ka ba? Tanong ng Hell Great Emperor ng Chujiang City na malamig na nakangiti. Mayroon pa silang 16 na medium level na Hell Emperors, dalawang tao ang walang magawa laban sa kanila, sila ay kumikilos ng walang ingat. Sinabi ni Ministro Aptala, Jian Mang, Lin Fang, sigurado ka ba? Ministro, gusto naming lumaban. Sabi ni Lin Fang, tumanggo kay Ministro Aptala. Nang makita niya kung gaano sila ka-proud at confident sa sarili, nagulat siya pero napangiti siya, sige, dahil gusto mong lumaban, sinusuportahan ko kayong dalawa. Hindi tinatanggap ng Great Imperial Song City ang resulta at gusto niyang magpatuloy sa pakikipaglaban. Gaano katapang? Sabi ng Hell Great Emperor ng Chujiang City na malamig na ngumiti. Ikanaway niya ang kanyang mga kamay at sinabi, lahat, labanan hanggang kamatayan. Ang mga miyembro ng iba pang mga grupo ay lumipat pabalik. Tumingin si Ministro Aptala kay Lin Fang at tumanggo. Bukod sa malalakas na cultivator ng Chujiang City at Lin Fang at Jian Mang, walang natira. Lahat ng iba ay lumipat pabalik at gustong panoorin ang labanan. Nag-deploy ka ng spell, papatay ako. Sabi ni Jian Mang kay Lin Fang. Tumanggo si Lin Fang sa kanyang pagsang-ayon. Bumagsak siya sa lupa at nagsimulang lumitaw ang mga marka sa lahat ng dako. Si Lin Fang ay inukit ng mga marka ng deployment sa hindi kapani-paniwalang bilis. Deployment spells. Si Ministro Aptala ay namangha. Naiintindihan ni Lin Fang ang deployment spells. Naglabas si Lin Fang ng Wind Cosmic Energy sa paligid ng kanyang katawan para gumalaw ng mas mabilis. Nakakasilaw ang kanyang deployment marks. Nagulat ang malalakas na cultivator ng Chujiang City. Naglakas loob ang dalawang iyon na lumaban, may dahilan sila. Deployment spells. Patayin muna siya at pigilan siyang mag-deploy ng spell. Nagutos ng isang taong malamig. Maaaring nakakatakot ang mga deployment spell. Gumamit ng isang death spell at patayin siya kagad. Malamig na sigaw ng isang tao, naglabas ng death cosmic energies na nakapalibot kay Lin Fang. Gayunpaman, naglabas lamang si Lin Fang ng mga cosmic energies ng buhay upang kontrahin ang mga ito. Buhay cosmic energies. Ang life cosmic energies ay maaaring magpahirap sa death energy. Naisip ng malalakas na cultivator ng Chujiang City na lahat ay nagsimulang magpakawalan ng death cosmic energies sa parehong oras. Ang kanilang death cosmic energies ay tunay na makapangyarihan, madali lang nilang napatay ang isang malakas na cultivator, ngunit nang ang mga enerhiyang iyon ay bumagsak sa katawan ni Lin Fang, sila ay naging buhay na cosmic energy. Nagsimulang lumitaw ang mga berdeng ilaw ng sigla sa paligid ni Lin Fang. Paano ito posible? Naisip ng mga kalaban ng Chi Jian na namangha. Hindi nila naiintindihan ang nangyayari. Hindi tumigil si Lin Fang sa paggalaw at pagukit ng mga nakakasilaw na marka. Ang mga kosmikong enerhiya ng demonyo at lupa ay tumaas sa hangin. Isang mapanirang lakas ang nagpahirap sa buong larangan ng digmaan. Isang malaimpyernong sibat ang sumugod sa kalangitan patungo kay Lin Fang, na may dalang purong kamatayan. Nagdilim ang hangin habang mabilis itong pasulong. Napangiti si Lin Fang, habang ang kanyang Tianji Sword ay iniluwa ang lahat ng uri ng cosmic energies at bumangga sa sibat, agad itong nabag. 12-12 ng mga suntok ang lumitaw sa himpapawid, at ang lakas ng kamatayan ay tumaas sa langit. Simple lang ang kanilunin. Sirain sina Lin Fang at Jian Mang na may walang katapusang lakas ng kamatayan. Ang bilog ng buhay. Sabi ni Lin Fang, ang kanyang buhay na kosmikong enerhiya ay naging isang puyo ng tubig at hinihigop ang lahat sa paligid, ang papasok na lakas ng kamatayan ay patuloy na nagiging lakas ng buhay. Binuksan ni Lin Fang ang kanyang bibig at nilunok ang lahat ng enerhiya sa harap ng lahat ng kanilang mga mata. Hindi rin nagaksaya ng oras si Jian Mang. Gumalaw siya na parang kidlat na espada, ang kanyang sword energies na tumatama sa mata ng isang tao.
Si Jian Mang ay sinuntok ng isang kalaban at umubo ng dugo at napilitang paatras. Kakaiba ang mga atake ng espada ni Jian Mang, hindi sila mukhang makapangyarihan ngunit nakamamatay. Patayin ang nagukit ng mga marka ng deployment. Galit na sigaw ng isang cultivator. Maraming tao ang sabay-sabay na umatake, gamit ang lahat ng uri ng iba pang cosmic energies para palibutan si Lin Feng. Lumayo si Lin Feng, at ang nakakasilaw na deployment mark ay nagsimulang kumikislap at tumaas hanggang sa kalangitan, bumangga sa lahat ng enerhiya. Nabura ng kanilang pagsasamahan ang kalangitan. Ang mga enerhiya ng buhay ni Lin Feng ay naging isang malakas na vortex, na bumubuo ng isang higanteng pattern ng buhay at kamatayan. Ang kanyang buhay at kamatayan na enerhiya ay naging isa. Ang kanyang mga enerhiya sa buhay ay nagpapagaling sa kanya at ginagamit niya ang kanyang mga lakas ng kamatayan upang umatake. Naisip ni Ministro Aptala, nakawili-wiling na mangha. Naiintindihan na ni Lin Feng ang mga enerhiya ng buhay at kamatayan. Kasabay nito, maaari pa siyang mag-deploy ng mga spell. Lalong humahanga si Ministro Aptala araw-araw. Ang dambuhalang pattern ay bumagsak sa kalangitan, at biglang maraming tao ang nahulog mula sa himpapawid. Nagpatuloy si Jian Mang sa paggalaw sa bilis ng kidlat. Nakakasilaw ang kanyang mga sword lights. Ang mga nakakakilabot na hiyawan ay patuloy na umalangaw at maraming mga tao ang nagsimulang dumudugo. Anong mabilis na espada, ang kanyang espada ay kumikilos na parang kidlat. Nayanig ang karamihan. Nakakatakot ang dalawang taong ito. Sino ang nakakaalam na may mga ganoong cultivator sa Great Imperial Song City? Ang walang kapantay na Martial God, Unang Yugto. Kabanata 1873, ikaw ang tanging tunay na talo. Nagulat at namangha si Ministro Aptala sa lakas ni Lin Feng at Jian Mang. Bulong niya sa sarili. Hindi ito kakaibang uri ng cosmic energy, ito ay light cosmic energy. Mayroong walang katapusang bilang ng mga cosmic energies, ngunit ang pinakakaraniwan ay hindi marami, at kadalasang nauugnay sa limang elemento. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay gumamit din ng makapangyarihan at kakaibang cosmic energies, gaya ng karaniwang kaso ng ilang mga tao mula sa mga angkan ng hayop o mga taong may mga king body type. Maaari silang gumamit ng kakaiba at mahiwagang cosmic energies dahil minana nila ang mga ito. Ang ilang mga cosmic energies ay nauugnay sa mga elemento. Halimbawa, ang enerhiya ng apoy ng Golden Crow ay isang pinahusay na bersyon ng enerhiya ng araw. Ang ilang napakatalino ng mga tao ay nauunawaan ang pagkabulok ng cosmic energy, at kapag naabot ang kaliwanagan, ang mga taong iyon ay maaaring kontrolin ang oras. Ang ilang mga hindi kapanipaniwalang tao ay maaari ring kontrolin ang magaan na cosmic energy. Ang light cosmic energy ay nagbigay ng bilis ng cultivator at maaari ring maging bulag sa mga tao. Kasama ng mga diskarte sa espada, ang kanilang mga pag-atake ay maaaring napakalakas. Hindi man lang niya ginamit ang kanyang buong lakas sa entablado ng labanan, kung hindi ay nagawa rin niyang talunin ang anim na tao ng sabay-sabay. Isip ni Ministro Aptala, na nanonood kay Jian Mang. Buhay, kamatayan, liwanag, at espada ang mga kosmikong enerhiya ay pumuno sa hangin, at kasabay ng nakakawasak na deployment spell, kalahati ng malalakas na cultivator ng Chujiang City ay napatay na. Nang maghiwa-hiwalay ang lahat ng lakas, napansin ng karamihan na isang dosenang tao ang namatay, at tatlo ang nabulag. Dalawa pa ang malubhang nasugatan, isa ang bahagyang nasugatan, at dalawa ang hindi nasaktan. Nang makita ng karamihan ang lahat ng ito, sila ay namangha. Napakalaking trahedya para sa malalakas na cultivator ng Chujiang City. May gustong sabihin ang malakas na cultivator ng Chujiang City, ngunit sa huli ay hindi niya ginawa. Hindi siya nakaimik. Nagpatuloy sa paggalaw si Jian Mang. Ang kanyang mga pag-atake ay mukhang simple pa rin, ngunit sila ay nakamamatay. Sabay-sabay na namatay ang tatlong taong nabulag, ang mga ilaw ng kanyang espada ay tumatagos sa kanilang mga kaluluwa at laman. Ang malalakas na cultivator ng Chujiang City ay namangha, at walang oras na mag-react. Nakakakilabot ang mga atake ni Jian Mang, ngayon lang nila napagtanto kung gaano siya kadelikado. Gayunpaman, hindi pa tapos ang labanan. Ikulong. Kumaway si Lin Feng, iwinagayway ang kanyang mga kamay, at ang isa sa mga nasugatang cultivator mula sa Chujiang City ay ikinulong. Ang TNG sword ay kumikinang, gumuhit sa kalangitan patungo sa kanya, tumusok sa kanyang katawan at pinatay siya. Gising na galit na sigaw ng Hell Great Emperor ng Chujiang City. Nayanig ang kapaligiran. Nanginginig pa sina Lin Feng at Jian Mang. Isang Lotus Sword ang muling tumawid sa kalangitan at tatlo pang tao mula sa Chujiang City ang namatay. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, pinatay sila ni Ministro Aptala. Anong ginagawa mo? Galit na sigaw ng dakilang emperador ng impyerno mula sa lungsod ng Chujiang. Nakialam ka, para makialam din ako. Mahinahong sagot ni Ministro Aptala. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang kamay at pinalibutan muli ng lakas ang isang malakas na cultivator mula sa Chujiang City. Namatay agad ang taong iyon. Ang mga tao ay tumingin sa Hell Great Emperor mula sa Chujiang City. Talagang nilabag niya ang mga patakaran sa pamamagitan ng pakikisangkot. Ang mga medium level na Hell Emperors ng Chujiang City ay pinapatay. Pinatay silang lahat ni Lin Feng, Jian Mang, at Ministro Aptala. Ang mga taong iyon ay pawang mga bayani mula sa Chujiang City, at ngayon silang lahat ai namatay. Anong trahedya? Taishan City,
Taiguang, Pingding City, sumuko na silang lahat. Ngayon, nagpa siya ang Chujiang City na labanan ng Great Imperial Song City, at ang Great Imperial Song City ay nanalo sa labanang ito. Wala naman sigurong masasabi tungkol dito, diba? Tanong ni Ministro Aptala. Ang mga dakilang emperador ng impyerno ng Taishan City at ang iba pang mga lungsod ay tumango. Ang Great Imperial Song City ay may dalawang hindi kapani-paniwalang cultivator, wala silang masabi laban sa kanila. Wala silang pakialam kung ang lahat ng malalakas na cultivator mula sa Chujiang City ay namatay, wala itong kinalaman sa kanila. Masaya silang nanood ng laban. Ang dakilang emperador ng Chujian Hill ay malamang nagalit na galit sa mga tao mula sa Great Imperial Song City. Ito ay mas nakakatuwa sa ganoong paraan. Sigurado akong magkikita pa tayo. Sabi ng Hell Great Emperor ng Chujiang City, na nakatitig kay Ministro Aptala, Lin Feng, at Jian Mang Isley. Tumalikod siya at umalis. Hindi niya kailangang manatili doon. Nagkaroon sila ng pag-asa para sa larangang ito, natalo na nila ang dalawa pa. Ngayon, wala na sila. Umalis din ang mga cultivator ng Taishan City. Natalo rin sila sa tatlong laban. Tere na, tahimik na sabi ni Ministro Aptala. Isang napakalaking Blue Aptala Lotus ang lumitaw. Tumalon sina Lin Feng at Jian Mang sakay nito, at umalis silang lahat. Ngayon, nagpunta ang mga dakilang emperador upang magtipon kung saan nakikipaglaban ang mga matataas na antas na emperador. Doon nagtipon ang tatlong grupo. Sina Wang Xin at Ministro Kala Sutra ay tumingin kay Ministro Aptala. Sinabi ni Wang Xin, akala ko talo na tayo, pero bakit ka bumalik kasama ang dalawang tao? Tinitigan ni Ministro Kala Sutra sina Jian Mang at Lin Feng. Ang alam lang niya ay namatay na si Wang Zuo, kaya naisip niyang matatalo sila sa labanang iyon. Gayunpaman, sinabi na ngayon sa kanya ni Ministro Aptala na nanalo sila sa labanang iyon gamit ang telepathy. Lahat ng iba ay namatay sa pakikipaglaban. Sabi ni Ministro Aptala, si Wang Xin ay natigilan, lahat sila ay namatay sa labanan. Patay na rin si Wang Zuo. Nagulat at nagalit si Wang Xin, magkadugo sila ni Wang Zuo. Sila ay mga inapo ni Great Emperor Song. Paano niya ito ipapaliwanag kay Wang Xiao? Namatay ang lahat, pati si Wang Zuo, tapos nanalo ang dalawang nakaligtas. Tanong ni Wang Xin. Hindi siya makapaniwala. Nakaligtas si Lin Feng, namatay si Wang Zuo, pinrotektahan ba ni Ministro Aptala si Lin Feng? Matagal na siyang namatay. Sabi ni Ministro Kala Sutra. Pumasok pa si Wang Xiao para itanong kung ano ang nangyari. Pinabalik ko siya. Ito ay isang digmaan, hindi isang laro. Namatay si Wang Zuo, bahagi iyon ng digmaan. Pumunta dito si Wang Xiao kanina. Nagulat si Wang Xin, at hinatak ang mahabang mukha. Tumingin siya kay Ministro Kala Sutra. Ministro, dapat sinabi mo sa akin ng mas maaga. Namatay si Wang Zuo. Kahit nasakupin nila ang teritoryo, hindi siya patatawarin ni Wang Xiao. Kumunat ang noo ni Ministro Kala Sutra. Ano ang naisip ni Wang Xin? Ang mga inapo ng Great Emperor Song na iyon ay mas mataas sa kanila, o ano? Sila ay mga ministro, mas malakas sila kaysa kay Wang Xin, paano sila magsusumbong sa kanya? At dahil namatay si Wang Zuo, paano ka nanalo sa medium level na labanan ng Hell Emperors? Tanong ni Wang Xin. Hindi ko alam kung paano namatay si Wang Zuo. Gayunpaman, sa pagtatapos ng tatlong buwan, nagpa siya sina Lin Feng at Jian Mang na lumaban ng mag-isa at tinalo ang lahat ng malalakas na cultivator ng Chujiang City. Nanalo sila. Ipinaalam sa kanila ni Ministro Aptala. Nagulat si Wang Xin at tinitigan sina Lin Feng at Jian Mang. Natalo mo ang lahat ng mga cultivator ng Chujiang City. Hindi makapaniwala si Wang Xin at nagtanong. Ministro Aptala, pinamunuan mo ang labanan doon, at nakakagulat na hindi mo alam kung paano namatay si Wang Zuo. Napatingin si Wang Xin kay Lin Feng at nagtanong. Paano namatay si Wang Zuo? Ginawa ni Wang Zuo ang mga bagay sa kanyang sariling paraan at namatay, bakit kailangan mo kaming tanungin, guro? Tanong ni Lin Feng kay Wang Xin. Ang pagkamatay ni Wang Zuo ay isang malaking problema, kailangan kong maunawaan. Sabi ni Wang Xin, si Wang Xiao ay talagang malakas, at si Wang Zuo ang nag-iisang anak ni Wang Xiao. Tutulungan sana nila siyang masakop ang teritoryong iyon, kailangan nilang magkaroon ng malinaw na paliwanag. Masama ang ugali ni Wang Xiao, maaalala niya sila. Itinaya namin ang aming buhay at ngayon mo lang naalala ang pagkamatay ni Wang Zuo. Hindi mo ba alam na si Ministro Aptala at Ministro Kala Sutra ay nawalan din ng maraming tao? Walang pakialam na tanong ni Lin Feng. Si Wang Xin ay mukhang galit na galit. Parehong iniisip sina Ministro Aptala at Ministro Kala Sutra, ngunit si Lin Feng ay naglakas loob na sabihin ito ng malakas. Si Wang Xin ay nanatiling tahimik sa kahirapan. Mga kamahalan, kung sumasang-ayon ka, maaari kang sumali sa hukbo ng Qinguang City. Sabi ng kalapit na Hell Great Emperor mula sa Qinguang City kay Lin Feng at Jian Mang. Marami na silang nagawa para sa Great Imperial Song City, at ngayon ang mga pinuno ng Great Imperial Song City ay tila walang utang na loob. Sila ay higit sa handa na tanggapin ang gayong malalakas na cultivator. Hindi kinakatawan ni Wang Xin ang Great Imperial Song City. Nagpahayag lamang siya ng kanyang sariling opinyon. Sabi ni Ministro Aptala sa sandaling iyon. Natakot si Wang Xin kay Wang Xiao, kaya ganoon siya kumilos. Kala Sutra, hindi na ako sumasali, at ikaw? Tanong ni Ministro Aptala.
Tumingon si Kala Sutra at kumaway ng walang kwenta. Umi-atres din kami. Tumanggo si Ministro Aptala at tumingin kina Lin Fang at Jian Ma. Terena, isang napakalaking lotus ang muling lumitaw, ang ilang natitirang mga tao ay tumalun dito. Si Ching Ching, Lin Fang, at ang iba pa ay tumalun sa lotus at umalis nang hindi man lang sumulyap kay Wang Xin. Hinatak ni Wang Xin ang mahabang mukha. Si Ministro Aptala at Ministro Kala Sutra ay dumating upang tumulong, at kung wala sila, wala na siyang magagawa. Tumingin siya sa mga cultivator mula sa Qinguang City at Pingdeng City, tumingin sila pabalik sa kanya ng nanunuya. Parang nagiinit ang pisngi niya. Nakapagtataka, binaygo siya ng lahat, at ngayon siya na ang tunay na talunan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1874, Aptala Army. Si Ministro Aptala at Ministro Kala Sutra ay bumalik sa lungsod. Alam na ng maraming tao ang tungkol sa digmaan. Hindi nagtagal, namatay si Wang Zuo sa labanan, nabaliw si Wang Xiao at nasira ang maraming gusali. Si Ministro Aptala at Ministro Kala Sutra ay dumanas ng mabibigat na casualty, ang mga bagay ay hindi maganda para sa kanila. Sabi ng ilang tao nang makita nilang bumalik ang dalawang ministro. Si Wang Xin ay bumalik din. Galit na galit siya. Nang makita ng mga tao kung gaano galit na galit si Wang Xin, naunawaan nila na ang digmaan ay hindi naging maayos. Sina Ministro Kala Sutra at Ministro Aptala ay nakipagdigma para kay Wang Xin, sila sana ang tumulong sa kanya sa pagsakop sa teritoryong iyon. Si Wang Xin ay magiging ministro sa ganoong paraan. Gayunpaman, natalo siya. Pagkabalik ni Wang Xin, agad siyang nagtungo sa pribadong distrito dahil inapo siya ng Great Emperor Song. Kahit na ang mga taong may mga pribilehiyo ay hindi makapunta doon ng librere, si Wang Xin ay mukhang malungkot. Pumunta siya sa isang palasyo at naghintay sa labas, hindi nangangahas na pumasok. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang isang matandang lalaki. Ang kanyang buhok ay puti at siya ay may mga kulubot sa lahat ng dako, ngunit nagawa pa rin magmukhang nakakatakot. Sinulyapan niya si Wang Xin nang walang pakialam. Natalo ka, malungkot na sabi ng matanda. Ibinaba ni Wang Xin ang kanyang ulo. Monsenyor, Ministro Aptala at Ministro Kala Sutra, kayo ay masyadong mayabang. Hinayaan nilang mamatay si Wang Zuo at sa huli, nagkaroon kami ng pagkakataon na masakop ang lugar na iyon, ngunit ayaw nilang hayaan akong kontrolin ito, kaya iniwan nila ako. Wala silang pakialam sa amin na mga inapo ng Great Emperor Song. Upang maging isang ministro sa impyerno, kailangan mong maging isang taong may kabutihan at karangalan. Ang mga ministro, at lalo na ang dakilang Emperador Aptala, ay hindi kailanman susubukang gumawa ng anumang bagay para saktan ka. Kinokontrol pa ni Ministro Aptala ang lakas ng 10,000 bagay ng paglikha. Hindi niya sinasadyang saktan ang mga tao. Hindi rin sana nila sasaktan si Wang Zuo. Kung nabigo ka, nangangahulugan ito na hindi ka angkop na maging isang ministro. Simula ngayon, huwag ka nang pumunta rito. Mahina hong sabi ng lalaki. Si Wang Xin ay nagsimulang manginig ng marahas, at ang kanyang mukha ay namutla. Siya ay nasa gitnang bahagi ng Great Imperial Song City, ang lugar na ito ay ang simbolo ng lungsod. Simula ngayon, hindi na siya makakapunta doon, naintindihan na niya ang ibig sabihin nun. Monsenyor, protesta ni Wang Xin, nanginginig sa takot. Pumunta ka na, sabi ng lalaki, walang pag-aalinlangan na gumawa ng show ang motion. Tumalikod siya at bumalik sa palasyo. Ang puso ni Wang Xin ay tumitibok ng malakas. Mas makapangyarihan pa ang matandang iyon kaysa sa sinabi ng mga alamat tungkol sa kanya. Siya lang ang nakakakita ng Great Emperor Song. Ang makita ang Great Emperor Song ay napakahirap kahit para sa mga ministro. Ang Great Emperor Song ay isa sa mga hari ng Ten Yama Courts, isa sa 10 dakilang pinuno ng impyerno. Kahit ang kanyang mga inapo ay hindi alam kung gaano siya kalakas. Umalis si Wang Xin at sa malayo, naramdaman niya ang malamig na enerhiya na pumapalibot sa kanya. Tumingon siya at nakita si Wang Xiao. Brother Wang Xiao. Magalang na bati ni Wang Xin sa kanya. Huwag mo akong tawaging ganyan. Sabi ni Wang Xiao ay galit. Tinatanong kita, sino ang pumatay sa anak kong si Wang Zuo? Ang ekspresyon ni Wang Xin ay lubhang nagbago. Anong malas? Anong trahedya, napakasama na araw na ito. Kailangan niyang magbigay ng paliwanag kay Wang Xiao, ngunit hindi niya alam kung paano namatay si Wang Zuo. Kapatid na Wang Xiao, pagkatapos nating makapasok sa teritoryong iyon, hiniling ko kay Ministro Aptala na alagaan si Wang Zuo. Gayunpaman, nang maglaon, sinabi nila sa akin na siya ay pinatay. Galit na galit ako kay Ministro Aptala at Ministro Sutra. Pagkatapos, iniwan nila ako at tumanggi na ipagpatuloy ang pagtulong sa akin sa pagsakop sa lugar, napilitan akong umalis sa maliit na mundo at bumalik ng mag-isa. Malamig na sabi ni Wang Xin. Sinisikap niyang sisihin ang iba sa lahat ng problemang iyon. Ang ibig mong sabihin ay hindi mo alam kung paano namatay ang anak ko. Tanong ni Wang Xiao. Pinalibutan ng malamig na chi si Wang Xin. Ang mga larangan ng digmaan ay nahahati sa tatlo, isa para sa mababang antas na mga emperador ng impyerno, isa para sa mga katamtamang antas na mga emperador ng impyerno at isa para sa mga mataas na antas na mga emperador ng impyerno. Sinundan ni Wang Zuo si Ministro Aptala sa medium level na larangan ng digmaan ng mga emperador ng impyerno. Tanging ang mga medium level na Hell Emperor lang ang makakalaban, kaya dapat walang nangyari kay Wang Zuo. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ni Ministro Aptala.
Maaari kang pumunta at suriin, kapatid na Wang Xiao. Isang grupo ng kalokohan. Galit na sigaw ni Wang Xiao. Nakuha ng anak ko ang aking anteng-anteng. Maaari niyang gawin itong sumabog upang protektahan ang kanyang buhay. Maliban kung inatake siya ng isang dakilang emperador ng impyerno, hindi siya maaaring mamatay. Paano siya mamamatay sa medium level na larangan ng digmaan ng mga emperador ng impyerno? Palagay ko rin ay kakaiba. Sang-ayon ni Wang Xin. Naisip na niya iyon. Kung nahaharap si Wang Zuo sa panganib, nabasag na niya ang anteng-anteng o gumamit ng Great Imperial Weapon. Gayunpaman, siya ay pinatay gayunpaman. May isa pang posibilidad. Biglang sabi ni Wang Xin na parang may naisip. Anong posibilidad? Tanong ni Wang Xiao. Isa sa iyong mga tao ay maaaring pumatay sa kanya. Iminungkahi ni Wang Xin ng malamig. Talaga, si Ministro Aptala ay bumalik na mag-isa kasama si Lin Fang at Jian Ma. Ang isa sa kanila ay bulag, ang isa ay naging medium level na Hell Emperor. Paano sila magiging sapat na malakas para patayin ang lahat ng mga medium level na Hell Emperors na iyon? Paano sila nakipagtulungan? At saka, medyo close si na Ministro Aptala at Lin Fang, inaalagaan niya si Lin Fang. Bumalik pa nga si Lin Fang sa punong tanggapan ni Ministro Aptala. Kumunat ang noo ni Wang Xiao. Ang kanyang anak ay namatay, at ang bagay ay lubhang kakaiba, kaya ang anumang bagay ay posible. Si Lin Fang at Jian Mang lang ang nakaligtas. Kapatid na Wang Xiao, mayroon kang pamamaraan ng inspection, kung susuriin mo ang kanilang mga alaala, malalaman mo ang katotohanan. Sabi ni Wang Xin. Tila nag-iisip si Wang Xiao. Wala siyang magawa laban kay Ministro Aptala at Ministro Kala Sutra. Tungkol kina Lin Fang at Jian Mang, kailangan lang niya ng pagkakataon para atakihin sila. Kung tutusin, sila ay mga panauhin ni Ministro Aptala. Hindi niya ma-take ang mga ito ng lantaran. Gayunpaman, ang kanyang anak na si Wang Zuo ay namatay. Kailangan niyang subukan ang lahat ng kanyang makakaya. Hindi alam ni Lin Fang kung ano ang pinag-uusapan ni Wang Xiao at Wang Xin. Siya ay nasa punong tanggapan ni Ministro Aptala. Ministro Aptala, nasaktan namin si Wang Xin. Isa siya sa mga inapo ni Great Emperor Song. Hindi ba sila magdudulot ng gulo? Tanong ni Lin Fang kay Ministro Aptala. Nasa hell tayo. Mayroong 10 Yama Courts. Kung magkakaroon tayo ng sama ng loob sa isa't isa, mawawala ang Great Imperial Song City. Lin Fang, kailangan mong maunawaan na ang lakas ang mahalaga dito. Sabi ni Ministro Aptala, ang Great Imperial Song City ay isa sa 10 lungsod ng impyerno. Lakas lang ang mahalaga. Ang sino mang malakas ay iginagalang. Si Lin Fang ay ganoong tao. Ministro, minanaban ng mga hari ang kanilang posisyon bilang hari ng 10 Yama Courts. Tanong ni Lin Fang. Tumingin si Ministro Aptala kay Lin Fang, ngumiti at umiling. Siyempre hindi. Nakuha ang posisyon ng hari ng 10 Yama Courts dahil sa lakas. Kung ang isang tao ay naging isang walang katulad na cultivator at matalo ang Great Emperor Song, pagkatapos ay papalitan nila siya. Ngunit walang sino man ang sumubok na salakayin ang Great Emperor Song sa loob ng libu-libong taon. Si Lin Fang ay natulala. Ang Great Emperor Song ay naging isa sa mga hari ng 10 Yama Courts sa loob ng libu-libong taon. Gaano kalakas? Siyempre, kahit hindi sinasalakay ni Wang Xin ang malalakas na tao, baka susubukan at atakihin kanya. Tutal, nasaktan mo rin siya. Kailangan mong mag-ingat. Babala ni Ministro Aptala. Tumanggo si Lin Fang, alam niya iyon. Tere na, Lin Fang. Ipapakita ko sa iyo ang paligid ng distrito ng Aptala. Sabi ni Ministro Aptala, na nakangiti kay Lin Fang. Dinala niya si Lin Fang sa iba't ibang gusali. Makalipas ang maikling panahon, nakarating sila sa harap ng isang lawa, at lamusong sa tubig. May pinto doon, parang ilusyon. Tinawid nila ito at napunta sa isang patio. May pattern sa ilalim ng paa ni Lin Fang. Teleportation Deployment Spell. Naisip ni Lin Fang na tinitingnan ang mga marka ng pattern. Ang mga marka ay mga banal na marka. Matapos masakop ni Ministro Aptala ang isang teritoryo, gumawa siya ng Teleportation Deployment Spell para madaling pumunta doon. Tere na, si Ministro Aptala at Lin Fang ay bumangon sa hangin. Pagkaraan ng maikling panahon, lumitaw sila sa itaas ng isang magandang matubig na mundo. Maraming talon at ilog. Tumingin si Lin Fang sa malayo at nakita ang mga taong nakasuot ng Aptala armor. Nakaupo silang nakakross ang paa at nagsasanay sa paglilinang. Ang ilan sa kanila ay nag-away laban sa isa't isa upang magsanay. Ang iba ay nagsalita tungkol sa paglilinang. Ang mga taong iyon ay napakalakas din. Ang mga taong iyon ay mga miyembro ng hukbo ng Aptala. Marami silang nagtutulungan. Maaari silang lumaban sa isa't isa upang ihambing ang kanilang sarili, at maaari nilang pag-usapan ng tungkol sa paglilinang. Pinapasiyal ko din sila minsan. Siyempre, kung gusto nilang mag-isa, kaya rin nila. Tinutulungan nila akong kontrolin ang bahaging ito ng impyerno. Ang mga taong may talento ay maaaring sumali sa aking hukbo. Paliwanag ni Ministro Aptala kay Lin Fang. Tumanggo si Lin Fang. Kinokontrol ng hukbong ito ang isang bahagi ng impyerno. Ang walang kapantay na Martial God, Unang Yugto. Kabanata 1875, Hamon ng Bansang Celestial. Ministro. Bati sa kanyang hukbo, yumuko sa harap ni Ministro Aptala. Huwag mo akong pansinin. Mahina hong sabi ni Ministro Aptala. Nagpatuloy ang mga tao sa kanilang ginagawa.
Ministro, nararamdaman ko ang layunin ng Blue Aptala Lotus dito, bakit? Tanong ni Lin Fang sa kanya. Tumiti si Ministro Aptala. Tumayo ka sa itaas at obserbahan ang rehiyon, mauunawaan mo. Nagulat si Lin Fang. Bumangon siya sa hangin, tumago sa ilang ulap, at tumingin sa ibaba. Ang napakalaking yelo at matubig na mundong iyon ay may hugis ng lotus. Ang mga bundok ay naglalakihang talulot. Blue Aptala Lotus. Natigilan si Lin Fang. Bumaba siya pabalik kay Ministro Aptala. Tumiti si Ministro Aptala at sinabi. Ito ay isang patag na lupain, kaya nagtanim ang aking ama ng ilang mga buto ng Blue Aptala Lotus dito. Ito ay naging isang mundo ng tubig at yelo. Maraming malalakas na cultivator dito ang nagsasanay ng Hellish Ice Cultivation, gaya ng ginawa ng tatay ko. Nagsasanay ako ng paglilinang ng apoy. Kaya ngayon masyado maraming tao dito ang kumokontrol ng apoy. Lahat ng tao ay maaaring magsanay kung ano ang gusto nila, lahat ay ang master ng kanilang sariling kapalaran. Ang bawat tao ay pumili ng iba't ibang mga landas. Pinili mo na ang landas ng buhay at kamatayan. Mas naiintindihan mo ang buhay at kamatayan kaysa sa karamihan ng mga tao. Kahit na hindi ko maimpluwensyahan ang kapalaran ng mga tao, at least, matutulungan ko sila. Mabagal na sabi ni Ministro Aptala. Tumanggaw si Lin Fang. Naunawaan ng mga cultivator ang cosmic energies. Ang mga cosmic energies ay naka-impluwensya sa buhay ng isang cultivator at kung ano ang maaari nilang maunawaan o pag-aralan mamaya. Ngunit walang naayos. Sinabi ni Ministro Aptala kay Lin Fang. Ang aking landas ng Aptala ay ang aking sariling landas. Maaari kitang tulungan, ngunit hindi ako makapagpasya ng anuman para sa iyo. Si Lin Fang ay natulungan ng malaki ni Ministro Aptala, kung wala siya ay hindi siya malilinis ng life-death cosmic energy. Ministro, kaya kapag nagmamasid ako sa Blue Aptala Lotus, hindi ko maaaring hiramin ang iyong mga ideya upang mapunta ang mga ito sa sarili kong landas. Tanong ni Lin Fang. Siyempre pwede, pero ginagamit mo lang, hindi lahat na apply mo. At gayunpaman, ang mga makapangyarihang pamilya ay lumilitaw ng ganoon. Ang kanilang mga ninuno ay patuloy na nagpapasa ng mga bagay sa kanilang mga inapo, at sila ay nagiging mas malakas at mas malakas kung gagawin nila ang mga tamang bagay. Paliwanag ni Ministro Aptala. Tumanggaw si Lin Fang. Iyon ang tungkulin ng isang guro. At saka, may kakaibang bato sa mundong ito, na tinatawag na Mark of the Path. Pinahihintulutan ito ang mga cultivator na maunawaan ang lakas ng kaliwanagan. Binanggit ni Ministro Aptala. Si Lin Fang ay nalinis na ng life-death dual energy. Kahit na maraming magagaling na emperador ay hindi kayang makamit iyon. Ito ay hindi isang pamantayan upang maging isang mahusay na emperador sa lahat. Gayunpaman, ito ay isang kalamangan kung ang isang mahusay na emperador ay sumailalim sa proseso. Tanda ng landas. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ni Lin Fang ang tungkol sa kakaibang bagay na iyon. Tunay, ang tanda ng landas. Mayroong maraming mga uri ng mga marka ng landas. Ang pinakasimpleng mga ito ay ginagamit ng mga cultivator upang markahan ang kanilang landas sa loob. Mayroon ding mga marka ng landas na ginagamit ng mga cultivator bago mamatay. Hindi sila ganap na namamatay, inilalagay nila ang kanilang buhay sa bato at pagkatapos ay ito ay nagiging landas ng kanilang buhay. Pagkatapos, maaari silang magamit ng kanilang mga inapo. Ito ay isang napakahalagang kayamanan at ang mga ito ay napakabihirang gamitin. Ang ilang malalakas na cultivator ay gumagawa ng gayong mga bato, ngunit kailangan nilang malaman na sila ay mamamatay para magawa iyon. Ang kapangyarihan ng naturang bato ay nakasalalay sa komprehensibong kakayahan ng cultivator sa panahon ng kanyang buhay. May isa pang kakaibang bato, ang bato ng fertility ng earth at sky. Napakahalaga nila. Iba't ibang marka ng landas ay may iba't ibang halaga. Mabagal na sabi ni Ministro Aptala. Tahimik na nakinig si Lin Fang. Palalim ng palalim ang kanyang kaalaman sa paglilinang. Mayroong lahat ng uri ng lakas, tumutugma sa iba't ibang uri ng marka ng landas, ang mga batong iyon ay maaaring makatulong sa mga cultivator na magsanay. Pinili ni Yuzi ng landas ng kawalang awa. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pagsasanay ng mga kasanayan, at pagkatapos ay nagsimula siyang lumakad sa landas ng kawalang awa. Napaisip si Lin Fang sa sarili. Bigla niyang napagtanto kung gaano kahiwaga ang tatlong buhay na kasulatan. Gamit ang tatlong buhay na mga banal na kasulatan, ang isang cultivator ay maaaring pumili ng iba't ibang mga landas. Gakas. Sa isang katawan, mayroong maraming mga limitasyon, at ang isang cultivator ay maaaring pumili lamang ng isang landas upang makamit ang kaliwanagan. Sa maraming katawan, mas madaling makamit ang kaliwanagan. Sa sandaling iyon, may bumangon sa himpapawid at bumati kay Ministro Aptala. Ministro, Xichuan, tapos ka na bang pumili ng mga tao? Tanong ni Ministro Aptala kay Xichuan. Higit sa 50 tao ang payag. Ipinaalam ni Xichuan kay Ministro Aptala. Mukhang nagulat si Ministro Aptala at ngumiti. Napakaraming tao. Oo, lahat sila ay bayani. Iniisip ko kung gaano karaming tao ang makakaligtas. Sang-ayon ni Xichuan. Nagulat si Lin Fang. Isa pang mapanganib na kaganapan ang mangyayari. Desisyon nila iyon. Maaari lamang silang umasa sa kanilang sarili. Mahinahong sabi ni Ministro Aptala. Sabihin mo lang sa kanila na mag-ingat. Kahit na wala silang makuha, ang pinakamahalaga ay ang mabuhay, kung hindi, ang pagiging isang cultivator ay walang silbi.
Naiintindihan ko, tumanggaw si Sichuan. Nang marinig ni Ching Ching ang pag-uusap ni na Ministro Aptala at Sichuan, kumikinang ang kanyang magagandang mata. Tumingin si Sichuan sa kanya at ngumiti. Ching Ching, lalo kang gumaganda. Hindi ka ba naghahanap ng lalaki? Sichuan, pinagtatawanan mo ako. Ang iniisip lang ng mga lalaki ay tungkol sa paglilinang, bakit sinasabing maganda ako sa tuwing pinag-uusapan mo ako? Baka balang araw pupunta rin ako sa Celestial Country. Tumiti Ching Ching. Kilalang kilala niya si Sichuan, assistant ito ng kanyang ama, isang vice ministro. Bawat ministro sa impyerno ay may vice ministro. Ching Ching, magiging masaya ako kung gagawin mo. Sa tingin ko ay hindi ka gustong umalis ng iyong ama. Tumisik kay Sichuan. Sa mundo ng paglilinang, ang mga babae ay hindi kasing galing ng mga lalaki, iyon ay isang katotohanan. Hindi nila hinamak ang mga babae, ngunit ang mga babae ay hindi kasing dominante sa landas ng paglilinang. Hindi rin sila malupit tulad ng mga lalaki. Siyempre, maraming babae ang mas malakas din kaysa sa maraming lalaki. Mas marami lang ang malalakas na lalaki kaysa malalakas na babae. Kung siya ay sapat na malakas, maaari siyang pumunta kung gusto niya. Sumang-ayon si Ministro Aptala. Ministro, sino itong binata? Hindi ko pa siya nakita dati. Tanong ni Sichuan, nakatingin kay Lin Fang. Kahit na si Ministro Aptala ay mapagpakumbaba at magiliw, hindi maraming tao ang maaaring tumayo sa tabi ni Ministro Aptala ng ganoon. Malamang na nagustuhan ni Ministro Aptala ang binatang ito. Nakalimutan kong ipakilala sa iyo. Ito ay si Lin Fang. Hindi siya isang mababang antas ng Hell Emperor, ngunit maaari niyang talunin ang mga high-level na Hell Emperor. Nakangiting sabi ni Ministro Aptala. Nagulat si Sichuan at nagtanong. Hindi niya itinatago ang kanyang cultivation level. 3 buwan na ang nakalipas, siya ay nasa battle stage sa labas ng lungsod, sa battle stage ng mga low-level na Hell Emperors. Nakamit niya ang 100 walang tigil na tagumpay, at pagkatapos ay natalo niya ang 9 na iba pang kampiyon, tinalo pa niya ang 6 sa kanila ng sabay-sabay. At habang nakikipaglaban siya, naging medium-level na Hell Emperor siya. Paliwanag ni Ministro Aptala, na nakangiti habang kinukwento ang nakaraan. Halos hindi siya naging medium-level na Hell Emperor at kaya na niyang talunin ang mga high-level na Hell Emperor. Sabi ni Sichuan. Hindi siya makapaniwala. Paano hindi ka panipaniwala? Kinuha ko sila para sakupin ng isang teritoryo. Ang iba pang cultivator na nanalo ng 100 laban ay isang medium-level na Hell Emperor. Magkasama, tinalo nila ang 16 na medium-level na Hell Emperors mula sa Chujiang City. Namangha si Sichuan. 2 tao ang natalo ng 16 na medium-level na Hell Emperors mula sa Chujiang. At nasaan ang isa, mag-isa lang siyang may lakad. Sige. Sabi ni Sichuan sabay tango. Tumingin siya kay Lin Fang at sinabing. Munting kaibigan, kapag naging high-level Hell Emperor ka, dadalhin kita sa Celestial Country. Iyon din ang iniisip ko. May mga cultivator ng iba't ibang antas sa Celestial Country. Maraming low-level na Hell Emperors at medium-level na Hell Emperors doon, ngunit ito ay masyadong mapanganib para sa mga taong hindi high-level na Hell Emperors. Kapag si Lin Fang ay naging isang high-level na Hell Emperor, dalhin siya doon. Makikinabang siya rito. Sumang-ayon si Ministro Aptala. Tinanong ni Lin Fang, Ministro, ano ang Celestial Country? Ang bansang Celestial ay isang mundong nilikha para sa mga henyo. Maraming napakalakas at magiting na mandirigma doon na patuloy na lumalaban upang maging mas malakas. Kapag nagpupunta ang mga tao doon, tinatawag nila itong Challenge of the Celestial Country. Paliwanag ni Ministro Aptala sa simpleng salita. Tumiwanag ang mga mata ni Lin Fang.